Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po maganda yung re-reactionan natin. Kasi isang bata na nang dahil sa pag-ibig hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ito po, panoorin ninyo ang video ni Sir Bal Matubang na ating kinuha at bibigyan ng reaksyon. Ito po, panoorin po natin. Ang payat mo! Nihali ka, makinig ka sa akin. Dito ka, dito tayo sa loob para kasama kita ng personal. Ni, ilan taon ka ng ani? 17. Ilan taon yung boyfriend mo? 20. Ngayon, kumusta na kayong dalawa? Sabi, nagasan ka daw. Sabi ni nanay mo, gusto ka magpakamatay. Dala lang po nang marami kong problema po eh. Yun ang nga sinasabi ko sa'yo. Yung lalaki na yun, walang trabaho. Magkakaanak ka. Hindi kayo kasal. O, di ba? Ano mangyari sa iyo? Maghihirap kayo na, maghihirap din kayo. Walang trabaho. Aanakan ka niya ng aanakan. Bata ka pa. Sa halip na mag-aral ka muna at wala ka pang 18, buksan mo isip mo ni. Ano pangalan mo, tabi? Jisame, buksan mo isip mo. Ha? Bubuksan mong isip mo. Hindi yung puso mo, kasi ang puso mo mandaraya. Hirap na nga ang buhay ninyo, pipili ka pa ng lalaking tamad. Wala ba ang trabaho? Meron naman po na ngayon yung trabaho. Magkano ang sweldo? Kargador. Kargador. Ang sweldo magkano lang? 200. Isang araw. Kaya kang buhay ng 200 pesos. Di pa kayo hiwalay? Di ba po. Ba't gusto mong magpakamatay? Wala mo, madami lang po. Tulad ng ano? Dami po. Limbawa ano? Gusto ko, marami. Sa kanya ba ang, sa kanya o hindi iba? Hindi po, halo-halo na po. Kahirapan din yun, kasama na. Eh, hindi mo alam na yung nanay mo may sakit, may karamdaman. No? Nakita mo yung kanyang kalagayan, no? Nakita mo yung kanyang kalagayan, tapos magpakamatay ka, halimbawa. Magkano ang kabaong? Sino magbabayad sa kabaong? Kape, mapakape. Mabili pa ning damit pang lamay. Uy, yung nanay mo, ang problema niya, nabuti kung may pera ito. Kung hindi ka mapuruhan, na-hospital ka, hindi bawa inabuhay ka pa, mapagamot ka sa hospital, magkano ang gagastusin? 1,000 o mga 30,000. Isa kukunin nanay mo yon. Dapat mabuksan ang isip po niya. Yung mga problema, dadaan lang yan. Lilipas lang yan. Kasi gumagawa ka ng desisyon na hindi ka nagkatanong sa nanay mo. Kung dito ka lang sana, hindi ka nag-boyfriend, hindi managdagan ang problema mo. Ano yung mabigat na problema ni na hindi mo kayang ano, harapin? Ano yung problema hindi mo kayang harapin? Ano yun? Baka matulungan kita? Wala na po. Ha? Wala na po. Ha? Wala na po. Wala ka ng problema? Uh-huh. Ang bilis naman. Wala po yun. Problema lang yun. Hindi ko na po yun. Papareceiving ko po yun. Ang payat mo na pati ngayon? Nagkasakit na buhay.
Tsaka huwag kang sumama sa lalaking hindi pa kayo mag-asawa. Gagamitin ka lang yan, aanakan ka lang, iiwan ka palang araw. Hindi mo po lahat ng lalaki po gano'n po. Oo nga, isya, mabait naman. Ba't ka magpapakamatay? Hindi mo po lahat po ng dahilan po para magpapakamatay po. Eh, anong dahilan, sinanay mo? O na, ikaw rin ang dahilan, ba't siya magpapakamatay? Purok na ang pera po namin. Ha? Sinanay mo, walang dahilan para ibigay niya yung hilig mo. May sakit ba lang nanay mo? Yan o. Huwag mo siya hinga ng anumang gusto mong... Anong gusto? Pinapagalitan ka niya? Eh, siyempre, gusto niya ilagay ka niya sa ayos. Gusto ka niyang ilagay sa ayos. Isipin mo, naaga sa kang dalawang bisis. Hindi po. Ilang isang bisis lang. Saka pati po kaya po nung problema ko, ano po, kakapagod po ay... Na ano? Balik-balik dito? Hindi po, si Mama. Kakaras ko pala po maglaba, uusot na ba? Unay, hindi pala yung boyfriend may dahilan. Ikaw palang... Hindi niya yung kasi kaya ni... Hindi po, ayun po kasi, sigaw po ni sigaw, parang di naman susunod. Oo, oh, kaya daw sumigaw, unay. Lahat naman sinusunod sa'yo. Lahat daw sinusunod sa'yo. Baka walang pera si nanay mo, kaya mabigat ang ulo, maano. Nay! Sabi niya, ubos ka ng utos sa dasig, walang sigaw. Oo. Wala kayong mautosan. Nandito naman po kami. Eh kasi po kakadating po labahan, eh dahil po labahan niya po. Marami ka na labahan. Pagdating ko po, grabe ang dumi ng bahay. Eh, ako po magawa po nun. Kaya... Tapos magagalit ka po siya, hindi pa tapos ang labahan. Eh, dahil dyan, magpapakamatay ka na. Oh. Nay, ikaw palang dahilan, bakit siya magpakamatay? Wala din siyang mautusan ninyo. Unawain mo nanay mo at may sakit yan. Unawa ko naman po yan eh, kaso po eh, pag di man po talaga kaya po eh. Ngayon, tatarungin kita niya. Anong plano mo sa buhay mo? Mag-asawa ka naman talaga? Ha? Gusto mo mag-asawa talaga? Pero nag-aaral pa po ako. Di ko naman po pa di pababayaan ang magulang ko po kung mag-asawa ko. Sina talaga ang gugustuhin mo? O siya nanay? Wala kang magawa. Yung lalaki ang gusto niya ay walang trabaho. Kawawa daw siya, hindi mo na siya hindi ka na mautusan, nay. Wala nang malaba. Wala kang nga nilabahan dito. Pinagtatabo naman po yan. Ikaw ni ang inaasahan niya na tumulong. Oo, di man po yung pinababayaan. Hindi ka naman pinabayaan. Hindi man po. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo ni? Sige daw. Anong gusto mong sabihin sa kanya na yung ayaw mong gawin mo na sinasabi niya? Para sigaw po, saka para utos eh, lagi. Nay! Huwag ka daw magpara sigaw, saka magpara utos. Ha? Ha? O, di na lang siya magpara sigaw. Dapat may kusa ka niya na sumunod. Hindi po, lahat niya po ginagawa. Kahit po tapos na po lahat ang gawain, isigaw po yan, tapos uutusan ka kahit wala naman po. Ano, may sakit kasi siya niya eh. Kaya nga po, hindi ko lang patapang magbabalak na po. Huwag ka magpakamatay. Hindi naman po, wala na po yung sa utak. Kasi pag ginawa mo yan, mas kawawa si nanay mo. Walang mag-iintindi po. Walang mag-iintindi. Wala. Saan umuwi yung boyfriend mo dito na? Oo, oh, binta po na uwi po sa kanila po. Eh sa ganyang bagay, wala kami mga gawa dyan. Ito lang sa amin, yung nanay mo. Hindi mo buhay ang magbayaan. Buhay pa. Eh, tulungan mo muna siya. Yung tulungan ko lang po yan eh. Nay, okay na. Ha? Okay, nausap ko na, Nay, ha? Wala nang problema. Wala mo po, makabili kami ng lagan ko binigay. Saan dyan? Rin namin na rin. Sabi niya, huwag ka lang magparasigaw.
Nay, huwag ka rin magparasigaw at huwag mo siyang parang utusan-utusan at gusto rin magpapahinga. Ha? Huwag mo pahil at huwag pahil siya. Dahil pa, sirutin mo rin ito. Sirutin mo si nanay. O baka kung ano. Yan po, mga kalinga. Okay na, problema niyong dalawa. Okay na. Sige. Ayun na na-solve din ni Kuya Bal ang problema ng mag-ina. Kabata pa ni Pate gusto nang lumagay sa tahimik. Ika nga ni Kuya Bal, wala silang magagawa pagdating sa problemang puso. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Ika nga ni Robin Padilla. Ang masasabi ko lang po, pagpasensyahan nyo kaming mga may karamdaman, kung minsan ay may intim ng ulo, palautos, kasi nakikita namin isang lugar may dumi, makalat, gusto lang namin malinis. Yun lang po at sana maging matawasay ang buhay niya ng may asawa. Sa video naman pong ating makikita, dalawang bulag mag-asawa, hindi nakakakita, binigyan ng tulong ni Kuya Bal Santos Matubang. May edad na, bulag pa, paano makakapagtrabaho ang ganyang klase ng tao kung hindi bibigyan na lang ng tulong para may kita sila at magamit sa pang-araw-araw. Panoorin niyo po ang sinasabi kong video na mag-asawang bulag. Ang pang-ulam, kapi, doon lagi, hindi na nasunilan dyan, amaruot ang lagi. Umiharot ako po yan, yeah. Ito po, mga kalinga, pupunta natin si Nanang Tatay Permi dito. At mahirap kasi pag wala tayo, sa sila kukuha ng pagkain. Mahirap pa sila, Tatay. Sabi ko,
So ito po, mga kaibigan. Kaya? Opo, basta huwag ka, dito ako pirmi tayo kung mag-alala. Hanggat buhay si Kuya Bal po ay matabang, matulong. Ha? Isipin po mga kalingap, kung wala tayo, mga kaibigan, sino magtsatsaga na mag-abot ng tulong sa kanila? Ito po, bundok ito, mga kaibigan, no? Doon ginarahe yung sasakyan sa may una-unahan at mahirap dito magpara at paliko po. Kaya binuhat ko yung bigas. Ito po, yung kanilang bahay na pinagawa po natin. Isipin nyo po, kung wala tayo, sino pong tutulong po sa kanila, mga kalingap? Yung pwedeng sabihan mo magtrabaho na magtrabaho, ibulag nga po, at saka matanda na. Sa tulong po natin, ito, bigas at konting tulong po ay naibigay natin. Yung bahay po nila ay naipagawa na po natin ito, mga kalingap. Nay, tay! Ano, di na ako magtatagal ha, alis na rin po ako. Hindi po, salamat. At may iba pa akong ipupuntahan para makatid ng tulong. O, sabo-sabo ko kami dyan kala Patricia. Ha, o doon sa dulo. Tama pala, pakain dulo. O, sige tay. Okay, ingat lang po kayo, matulas. O nga po. So, yan po, mga kaibigan. Ito po yung ating pagtulong. Pamilyang mahirap po. Anong tawag dyan po, mga kalinga? Poverty porn ba yan? Sa palagay niyo po ba yung ginagawa natin ay hindi kaya-aya sa paningin ng tao at paningin ng Diyos, mga kalingap? Isang pamilya po na mag-asawa'y bulag na tulungan po natin. Hindi ba bang ganda yun? Ito po mga kaibigan. Buwan-buwan po pinupuntahan natin sila para tulungan sa ating programang paglingap. Dagir po na pinapalakas nila ang mga charity vloggers po na huwag tumigil sa pagtulong para sa ating kababayan. Kasi mayroon rin pong tao na binabatikos ang mga charity vlogger para kumita po ng pera. Ihamon ko nga po sa kanila, mga kalingap, mag-vlog, mag-live doon sa channel na hindi monetize kasi ginagamit tayo para kumita sila ng pera. Unfair po yan. Hindi po patas ang laban. Kami po, bumubuhat ng bigas. Naglalakad ng malayo para lang po marating yung mga pamilya at mga senior citizen po na talagang sobrang hirap ng buhay. Tapos yung iba, nakaupo lang sa air condition room, nagbablog, naglalive para kumita ng pera. Okay, tanong ko nga po, mga kalingap, saan nila dinadala ang kita nila sa YouTube? Kung ayaw nila ng pagtulong, ayaw tumulong, saan ninyo dinadala ang kita sa YouTube? Baka pinanglalaki o pinangbabae siguro. Ano? O binibili po ng makeup, lipstick. Shout out po sa ating lahat. Salamat sa ating mga YouTuber na partner. Shout out po sa inyo. Please subscribe my channel. Nakita nyo naman, narinig at nasaksihan, kayo na bahalang humusga. Yung ginagawa ni Kuya Bal, natural na sa kanya, habit na ata ng katawan niya ang umakyat-akyat, may sa bundok, may tatalunin, normal sa kagaya niya ang ginagawang pagtulong sa mga mahihirap at walang-wala nating mga kababayan. Yun lang po at maraming salamat po kay Sir Red Noverno and his wife
kay Neljan and family, kay Matel, kay Ma'am Pelma, Ate Gigi, Mare, kay Ma'am Michelle, kay Ma'am Shine, at sa bumubuo po ng samahan ng Pinoy Car Milan. Maraming maraming salamat po.